Hi! Good morning mga ka-greeners! For today's video ay mag-aani tayo ng ating luya dahil ang luya natin ay pwede nang anihin. Pero bago natin simulan ang lahat, ay ipapakita ko muna sa inyo ang ating namumungang pipino. Yes, namumunga na sila at malapit na tayo makatikim nito. Parang kailan lang, di ba mga ka-greeners? At ngayon, malapit na tayong makatikim. So makikita nyo, yung ating pipino, ayan. Ayan o. Diba? Ito yung bunga niya. Yes! O, tingnan nyo. Malapit na tayong makapag-harvest dito. Isa, dalawa, at saka tatlo. Yung pwede nang maani. At may paparating pa. Ayan. Sana magiging okay lang silang lahat. Kahit may mga uod na dumadalaw sa ating tanim na pipino. Kahit papaano, ay di sayang yung ating pagod dahil may nakikita na tayong mga bunga. Ayan o, dito pa, meron pa. Ayan. Ito, ayan. Ayan o, may uod. So, i-pinch lang natin yan. Para hindi naman masira niya lahat yung ating mga dahon. At saka yung bunga. So, tingin-tingin lang tayo sa mga uod dito sa ating pipino. Sa mga dahon ng pipino, kadalasan siya nagtatago. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na mga bunga niya. Ayan o. Diba malapit na din tayong makapag-harvest. Ayan. Pero kadalasang sakit talaga ng pipino yung mga uod. Daming uod. Kaya kailangan natin itong agapan. Para di masira lahat ang mga bunga ng ating pipino. So pag-apang na siya doon sa ating ginawang trellis. Yan yung tsura ng ating pipino. Yan o. Sinisira ng uod. Yan. Pero pinipinch ko na ito. Yan o. May dito banda. Kinain ng uod. Kaya kailangan talaga natin ng oras para makita ang ating progress ng ating pipino. Dahil baka pag di natin ito na agapan, masisira lahat yung kanyang bulaklak na siyang nagproproduce ng bunga. Yan o. Yan o. So, hindi pa sila umabot lahat sa ating trellis. Dito muna sila sa side. At ito yung sinasabi ko sa inyo na ating luyang aanihin. Subali, noon, kung nakita nyo ito, madami siyang dahon. Pero ngayon, yan o, nag-iisa na lang. So, it's a sign na talagang aanihin na natin siya para di tayo mabutan ng lanta. Dahil sayang naman kung malalanta lang yung ating luya. Kaya sisimulan na natin ang ating pag-aani ng ating luya. Sana marami itong laman. Yan, oh. Ayan.
Kita nyo, ayan o. Ay, nabali. Yan o. Oh. Diba? Ang saya mga kabinas dahil makapag-aani na tayo ng ating tanim na luya. So ito ang kagandahan kapag nasasako yung luya nyo dahil madali lang natin itong mabunot. Baka nagtataka kayo mga ka-greeners na ito lang yung ating naani. Eh, sako naman yung ating napaglagyan. So, bali, itong luyang ito ay nasa balde noon at inilipat ko lang ito sa sako. So, ito lang yung ating na-harvest. Kahit pa paano, oh, okay lang naman ito dahil ganito lang kaliit nung nagsimula kong itanim ito. Pero ang kapalit, tingnan nyo, o diba? Ang laki ng aking muka. At least, nakaani o nakapag-harvest na tayo sa ating tanim na luya. At yung sako na napagtamnan natin ay pwede pa nating magamit para ibalik itong ating luya. Para naman sa susunod ay may maani pa tayo. Meron pa ako dyang mga luya. So, kita nyo, may damo. Yan, bubunutin natin. So baka nagtataka kayo kung bakit ganito lang kadami yung ating na-harvest kahit naitanim natin ito sa sako. Dahil noon, nasa ganyang pots ko siya naitanim. At mga ilang buwan ko siya, medyo malaki na sila nung nailipat ko sa sako. Kaya ngayon, ibabalik natin. Ganito lang kalaki yung ating itatanim sa sako. So, ibabalik natin ito. Ganito lang yung kalaki mga ka-greeners ang ating ibabalik sa sako. Dahil pwede pa ito magamit. Ayan. So, ayan lang. Ayan. Lakpan. Ayan. At maghihintay tayo ng 8 months to 1 year para maanin naman natin itong ating naitanim na luya. Ah, meron pa. Isalin lang natin ito mga ka-greeners. Bali dalawa. Yung ating inilagay. Yan. Diyan ko nilagay lahat ng ating luya para makikita natin kung gaano na sila kayabong. At ang ating tanglad, may mga laylay na kailangan nating kukunin. Laylay niya.
Tingnan yung ating litos mga ka-greeners. So ito lang yung naitanim natin. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So yung anim na yan ay haharbisin o anihin na natin. Madali lang yung pag-harvest kahit walang dinadalang mga kagamitan dahil pwede lang natin itong i-pinch. Ayan. Ang ating okra ay may mga bunga na. So, nakapag-harvest na ako dito mga ka-greeners. So, enjoy na ako dito sa ating lima na puno ng okra. So, ito malapit din itong maani. So, yan o. Yung mga kangkong at alagbati natin, yes, nakapag-harvest na din ako niyan. Nai-enjoy ko na ang ating mga tanim. Sana ay nagustuhan niyo ang pag-aani natin ng luya. Hanggang sa muling pagkikita, thank you for watching. God bless and bye-bye!